ma-i-internalize mo ang kahalagahan ng isang nanay sa panahon na hindi mo siya makikita. At yan ang wag na wag mong hahayaan. Dahil kahit anumang luha umulo sa mga mata mo, anumang iyak ang gagawin mo, hindi ka na niya maririnig. Hanggat ngayon na kaya mo pa siyang yakapin, hanggat ngayon na kaya mo pa sabihin ang nais mong sabihin, gawin mo bago maging huli ang lahat. Sa mga business sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabusiness Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabusiness, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Yo, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta? Kumusta po kayo? At syempre sa ating mga kaibigan at kapatid dyan na mga kapapi at mga kabusiness, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Bueno mga kaibigan, ito po muli si Taong Gala sa araw na ito. Isa na naman panibagong reaction video ang ating gagawin. At syempre, bago po tayo magpatuloy, kung bago ka lang sa aking tahanan, hilingin ko sanang pindutin ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga video. Isama natin po si Kabusiness Family, syempre Kabusiness Official, Papa Dean's, and of course Thinking Buddy. Sila po ang ating mga kaibigan at mga kapatid na binibigyan po natin ng reaction video. Okay, bueno mga kaibigan, ito po, balik po tayo dito. Ang ating pong pag-uusapan natin, itong isang kagwan na bumalik. Isang kagwa ang bumalik. Alam niyo po mga kaibigan, nakapagtataka. Kasi tayo noon ay hindi natin maipaliwanag kung bakit biglang umalis po itong si Butchok doon po sa kustodiya ng Kabusiness Family. Hanggang sa kasalukuyan ako man ay tila naguguluhan ako. Ano nga ba ang dahilan ng kanyang pag-alis? Ano nga ba ang pinaka malalim na dahilan? At kumusta na kaya siya ngayon? Ito po ang ating tatalakayin sa ating pong reaction video. Bueno, para po magkaroon tayo ng idea, kumusta na kaya si Butchok? Pakinggan natin itong medyong nakuha natin. Pero hindi na po siya kagaya nung dati na mataba. Kung nakikita niyo po si Thinking Buddy, no, tira, hindi ako nagkakamali. Ganon na po. Ganon po yung katawan ni Butchok. Lang po si Butchok. Matangkad si Thinking Buddy. So, ayan po, maliwanag po mga kaibigan. Dito po sa pahayag, ito po kasi ay isang interview ng ating kagwang na si Intoy, si Borno, kasama po si Bong, ano, si Kuya Bong, dito kay Ate Dada. At talagang maliwanag na pinahayag ni Ate Dada na ngayon po ay iba na si Butchok. Mai-imagine mo yun mga kapatid, ang ganda ng katawan noon ni Butchok, ano po. Pero ngayon, payat na daw, no? Parang maisip mo, parang singtulad na rin ni Thinking Buddy. So malaki ang pagkakasya kasi si Thinking Buddy naman, pasintabi, ano po, ay talagang yun na po yung katawan niya. Pero ibig sabihin, kung si Butchok ay magiging ganun, magtataka tayo. Kasi akalain mo ang ganda ng katawan ni Butchok tapos magiging ganun. Ano nga ba ang dahilan? Bakit nagkaganon si Butchok? Maibalik sa tayab na lang po ulit. Oo. Nananawagan si Ate Dada na iparehab ulit. Alam niyo po kung bakit? Kasi bumalik si Butchok sa kanyang bisyo. Alam niyo po mga kaibigan, ito po yung isa sa talagang napakasakit na katotohanan. Ano po? Na kung bakit ang ganda ng buhay ni Butchok. Si Butchok ay kadugo mismo ni Kabusiness, ni Mrs. Kabusiness, pamangkin, ano po, anak ni Ate Dada. Pero bakit nagkaganon? Ano nga ba ang dahilan ng pag-alis ni Butchok? Sana Butchok, napakahirap po talagang tanggapin kasi hindi sa mabuting bagay, hindi sa mabuting gawin na punta si Butchok. Nung nandito po siya, maraming bagay nga na natutupad ang pangarap niya, no? Nakakabili siya ng gusto niya, nakakaabot siya sa akin, okay nanay. Ngayon po, hindi man siya sa amin ang hingi. Saan ang gagaling ang ginagastos niya?
Yun. So, dito mga kaibigan, mga kapatid, kumpirmado po na ang pag-alis po ni Butcho sa kustodiya, sa pangangalaga nila ka-business, ay mayroon taong nag-udyo. Yes. Isa sa malaking katanungan, bakit kaya itong taong ito nais na ihiwalay si Butchok sa ka-business family? Ano ang kanyang motibo? May matindi ba siyang galit kay ka-business? Ano nga ba ang kanyang dahilan? At kung sino yung taong ito? Ito yung malaking kasi dito mga kapatid, hindi man pinangalanan. Ano po? Ngayon lang natin, ako ngayon ko lang nauungkat yung dahilan. But kumpirmado na inudyukan si Butchok na umalis. Ako sa puntong ito, ito lang po yung masasabi ko. Una, kung nakikinig man si Butchok ngayon. Alam mo, Butchok, walang matutulad na pagmamahal. Hindi matutumbasan ang pagmamahal ng mga taong kadugo mo. Kung hindi nga kadugo nila ka-business, binibigyan ng pagkakataon at pag-asa na mabago ang buhay, how much more ikaw? Hindi masama ang pagtanggap ng kamalian at pwedeng itama. Isa sa hinahangaan ko kay Butchok noon, kung inyo pong maalala mga kapatid, siya ang number one na nagpapayo kay Kuya Bong noong panahon na si Kuya Bong ay nasa rehabilitation. Sabi niya, magpagaling ka, maging maayos ka dito at kung makakalabas ka, huwag ka nang bumalik. Pero ang lahat ng mga sinabi niya kay Kuya Bong ay nilunok niya sapagkat siya mismo ay nalihis ang landas dahil lang sa udyo at dahil sa halaga sa perang ibinigay sa kanya. Kung magkano man yung pera na yan na ibinigay sa kanya, marahil masasabi natin pansamantalang kasiyahan yan. Ito yung aral na kailangan una mapupulot natin dito sa buhay ni Butchok. Minsan mga kapatid, ang naghahangad ng mas higit pa ay napapahamak ang buhay. Nalito si Butchok marahil dahil sa udyok. Sabi nga dito, naudyokan siya. So nalito siya sa pangyayari. At marahil ay nagulat siya sa ibinigay sa kanya kung magkano man yan na naging dahilan ng kanyang pag-alis. Pero tandaan ho natin, walang sino mang makakapagbigay ng isang totoong pagmamahal kundi ang pamilya. Ang tunay na pamilya. Maswerte nga si Butchok kasi at least kahit papano, tunay siyang kadugo ni Mrs. Kabusiness, ni Mr. Kabusiness at naging kagwang siya. At alam naman natin na walang maliw ang pag-ibig at pagmamahal na ibinibigay ni Kabusiness sa kanyang mga kasama. Hindi man niya kadugo, how much more itong si Butchok na talagang tunay niyang kamag-anak, tunay niyang kapamilya. Sana Butchok kung nakikinig naman, hindi pa huli ang lahat. Sana pag nilay-nilayan mo ang iyong buhay, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Hindi masama ang humingi ng pagpapatawad. Hindi masama ang tumanggap ng kamalian. Kung ang kapalit naman ito ay tunay na pagbabago para sa iyong sarili. Hanggat may pagkakataon, baguhin mo ang buhay mo. Dahil kapag minalas-malas ka, at magkaroon, sabi nga dito ni Ate Dada, natatakot siya. Baka isang araw may mangyari sa kanya. Yung pong kinakatakutan. Nakakalungkot isipin na sa kabila ng lahat na may pinagdadaan ng karamdaman si Ate Dada, ay iisipin pa niya ang isang anak niya na tila lumalayo ng lumalayo sa kanya. Ako malaki ang paniniwala kung mabait na bata si Butchok. Dahil nakita natin yan nung kasama siya lagi ni Papa Dins. Nakita ko ang kabaitan ni Butchok. Kaya nga lang minsan, ang munting pagkasilaw sa kinang ng salapi, yun ang nagdudulot ng kapahamakan sa atin. Tandaan ho natin, mga kapatid, yan minsan ang nagdadala sa atin para mas lalo tayong mabaon sa kapahamakan. Ngunit magpaganon pa man, hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo, Butchok, walang hinangad ang iyong magulang, kundi ang iyong tunay na pagbabago. Tunay na ikagaganda na niyong buhay. Kung si Kabusiness ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga hindi niya kamag-anak, hindi niya kakilala, how much more ikaw? Huwag mong antayin na magsarado ang pintuan. Wala ka nang mapupuntahan pa, kundi maaaring sa isang piitan. Napakasaklap ng ganung bagay. Sana Butchok, habang may pagkakataon pa, baguhin mo
ang iyong buhay. Well, mga kaibigan, isa po ito sa nakakalungkot. Ano po? Pero hindi po natin maisasantabi na marami din po ang nagmahal kay Butchok nung panahon po na siya ay nasa ka-business pa. Marami po ang nagmahal kay Butchok nung panahon na siya ay kasama ni Papa Dins. Dahil nakita natin ang kabaitan ni Butchok. Magpaganon pa man, minsan, isang aral dito sa buhay na minsan, huwag tayong magpaninlang. Huwag tayong magpadala sa mapanlinlang na panlalansi upang maipahamak ang ating buhay. Huwag tayong maghangad ng masigit pa. Pwedeng ikasama ng ating buhay. Ang aral ni Butchok ay magsilbi sana sa atin na higit ang pagmamahal na ibinibigay ng isang tunay na kadugo kaysa ibang tao. Sana maunawaan ni Butchok ang unconditional love na ibinigay sa kanya ni Papa Dins. Hindi masama ang tumanggap ng kamalian kung ang bunga naman ito ay isang pagbabago. Ako po muli sa Taong Galang, mga kaibigan. Comment down below. Kayo po, ano po ang reaksyon ninyo patungkol po sa update na ito at kaganapan sa buhay ni Butchok. Samantala, patuloy din po mga kaibigan, sumaybayan natin ka-business family, ka-business official, and Papa Dins. Isa po lang quick reaction video ito mga kaibigan dahil nakita ko at hindi ko po maisantabi na hindi magbigay ng aking saloobin. Sa huli po, nananawagan ako sa iyo, Butchok, kung nakikinig ka man. Sana, pakinggan mo ang iyong ina dahil mayroon siyang karamdaman. Tandaan mo, ma-i-internalize mo ang kahalagahan ng isang nanay sa panahon na hindi mo na siya makikita. At yan ang wag na wag mong hahayaan. Dahil kahit anumang luha tumulo sa mga mata mo, anumang iyak ang gagawin mo, hindi ka na niya maririnig. Hanggat ngayon na kaya mo pa siyang yakapin, hanggat ngayon na kaya mo pa sabihin ang nais mong sabihin, gawin mo bago maging huli ang lahat. Magandang araw mga kaibigan.